Pero today guys, no, ito yung pipe natin, yung mga butas na siya. Medyo nalinis ko na natin ng konti. Ito, tatakpan na natin ito, reveltingin lang natin. Tapos, yung dating ano niya, heat guard niya, wala na. I mean, pangit na. Kasi marami na siyang bangga na hinapon. So, magkanda kupi-kupi na yung lata. Ngayon, gagawa na lang natin siya ng ganito. So, mahaba yan. Stainless. Pero pagka hindi maganda yung pagkaka-welding, pinturahan ko na lang ng itim. So, ganun siya. Pa-bend lang natin. Diba? Tapos, salagyan natin ng ganyan. Ng brace. So, hindi siya basta-basta tatama yung paa mo kung sakasali. O kaya pagka may backlight ka, then lalagyan na natin ang flat bar dito. Tapos bubutasan natin yung flat bar para dito natin ikakabit. So ito, ibibend lang natin. So ngayon guys, ito yung dati nating front fender, no? Bulgo na yung side nyo dito. Ayan yung pinaplano kong gawing pang front fender. So may silang siya. Then ito, I'm thinking kung okay ba siya na pwede na rin nating rear fender. So magpuputol tayo. Saan natin ito? No, build update lang tayo. Bali, ito na yung bagong controls niya. Left and right. Tapos ito, hindi ko kalain na ganito siya kalay. Baka in future, palitan din natin lang natin siya ng itim. Kasi hindi siya nag-match sa color. Nilagay kong suporta dito sa sa may telescopic. Then ganito kasi yung kulay ng seat natin. So, hindi siya magmamatch. If ever, palitin na siya. Palitan ko na lang ng itim ito. Then, ayan yung ginawa nating front fender from stock. Pinuto lang natin siya. Then, nagbutas. Tapos, nagkawa ko ng bracket dito. Flat bar lang yan. So, pinag-iisipan ka pa kung anong kulay or anong pintura gagamitin natin dyan. Then, same dito sa likod. Yung kalahati. Ito. Yung kalahati ng front fender. Ayan siya. So, ayan yung makikita nyo yung pinaka-ilalim niya. Yung likuran. Bili na rin ako ng bagong baterya. Yung air cleaner natin, mushroom type. Nalimutan ko na yung ito. Brand na ito. Pero sakto siya sa 26mm na stock carb natin. So, hindi pa natin siya natetesting. Hindi pa natin siya nakapagana. Tapos, yung wirings, mahaba siya. Nagbawas tayo ng mga ganito kahaba. So, malaman natin yan kung may problema pagka sinubukan na natin ipaanda rin na kung may mali sa wirings natin. Tapos, ito. Nag-rewire na rin ako dun sa dati. Ayan yung, ito yung stock niya talaga. So, malalaman natin pagka may mali, pagka pinandaran natin. Kasi iba na to eh. Iba na yung controls niya. Saka yung color coding nung wirings niya.
Tapos yung battery, bago na yan. Hindi ko pa kinoconnect kasi hindi ko pa naman siya ito-testing. Tapos yung wirings din dito sa may, nagbawas tayo. Sa may stator. Yan sa ilalim. So, nagbawas tayo ng ganito kasi mahaba. Tapos ito yung side cover natin. Yung pinakita ko nun sa mga previous video. Kinat ko lang siya. Stainless yan. Tapos naglagay ako ng kabitan. Nag-welding ako ng ng nut na pagkakabitan nitong mga allen bolts. Tapos ito nga pala guys, ito yung ginawa ko pag susuotan ng flasher natin sa likod, so hindi ko dito yan, bali sa likod ko lang sinubo ko lang muna, tapos yung pinturahan pa natin yun. Dapat ito nga pinag-iisipan ko sana dito. Kaso, hindi maganda. Kaya, dito na lang maglagay. And then, hindi naman siya tatamaan dahil dito maglalagay tayo ng step nut. So, yung paa ng backride natin. Ganun. So, okay pa rin siya. Tapos, nag-install na rin ako ng kadena guys. Gold yan. Tapos ang sprocket combination natin 38 then 16 yung harap. So kulang pa tayo ng piyesa dahil ito wala pa tayong footrest. Tapos dito medyo nakalaylay yung kadena natin. Tapos agad na rin yung adjustment na sa likod dahil nga malaki yung gulong natin, tapos hindi naman tayo nagpa-extend ng swing arm. So, magagawin ko sa kadena, maglalagay tayo ng tensioner sa swing arm para mahatak niya yung kadena pataas. So, hindi siya lulugdo at tatama dun sa may ilalim. So, ayun. Then, ito guys. Yan guys ang ating exhaust. So yung pinakita ko sa earlier itong video, yan siya. Tapos ito, stainless yan yung ating tawag dito, heat guard. Tapos winildingan ko siya ng mga flat bar para pag installan noong ating mga nut na kabit. So, ganyan siya. So, pinag-iisipan ko pa kung anong pintura. Kasi hindi naman pwedeng ganyan lang din yan. Besides, hindi rin maganda yung welding natin. Dahil stick weld lang tayo. So, ganyan siya. No? Then, pininturahan ko na rin siya ng Samurai. High temp yan. And then, additional supporta na rin. Maglalagay tayo ng thermal wrap ating headers sa ating elbow. So yung thermal wrap natin, pakita ko sa inyo. Ito guys yung thermal wrap natin, color brown siya, tanso ang kulay. So order ko natin sa shop. So, install na natin siya. So, ayan siya guys, no? Medyo nabitin lang ng konti. Ganyan na. Kung medyo obserbahan muna natin siya. Pagka okay yung thermal wrap, tutugtungan na lang natin dito. Kasi pagka nag-adjust tayo, pangit na yung pagkakabit niya. Maaaring mag-iwahiwalay. Kasi mahaba rin kagad ang elbow niya.